palakasin ang katawan laban sa sakit. Nangunguna ang unang hirit at MX3 Capsule and Tea sa pangangalaga ng inyong kalusugan. Sa unang hirit, bisyong totoo ang laglang ng hirit. Ang saya-saya sa unang hirit, unang hirit. Darin drama balitang dapat abangan mamaya sa unang balita. Mabasa ka pa o Manny Pacquiao, naka 1-on-1 ng GMA News. Nagsalita tungkol sa mga pagsubok na kanyang pinagdaanan. Sa unang ronda, isang truck tumagilid sa Antipolo. At Marian Rivera tumulak patungong Canada para sa event ng GMA Pinoy TV kung saan makasama niyang kasinta si Ting Tong Dantes. At tabayaran naman karagdagang detalye mamaya sa unang balita. Samantala, bakbakang Pacquiao versus Bradley na po sa darating na linggo. Siyempre, si Manny ang liyamado sa mga fearless forecast ng mga boxing analysts. Kaya ating bubisisiin ang chance ni Manny na mapataob ang tinaguriang Desert Storm ng Amerika. Panoorin po natin ito. Sa darating na linggo, June 10, 2012, inaasahan ang pagtutok ng buong mundo sa muling pagsabak sa boxing ng pambansang Kamao na si Manny Pacman Pacquiao. Sa pagkakataong ito, ang kanyang makakatunggali sa parisukat na telon ay ang current WBO light welterweight champion na si Timothy Desert Storm Bradley. Matatanda ang tinalo ni Pacman ang kanyang huling nakalaban na si Juan Manuel Marquez III noong nakarang taon, kaya naman total of 54 wins, 3 losses at 2 draws na ang kanyang record. Samantalang si Bradley naman may record na 28 wins at wala pang draw at walang talo. Sa tulong ng batiang sports analyst na si Ronnie Nathaniels, alamin natin kung ano nga bang winning edge ng bawat boksingero sa much-awaited fight na ito. His personal life has all been settled, resolved. I think yun ang winning edge para sa kanya. Well, Bradley is a good fighter. He comes forward all the time. He's much younger than Manny Pacquiao. So I think that's his major edge. And you know, he's a hungry fighter. He's never been beaten before. Paglalabanan ni Pacquiao at Bradley, ang karangalan na tanghaling WBO welterweight champion of the world. Ayon sa mga records, sanay ang ating pambato na si Manny sa kanyang southpaw stance o yung posisyon na gumagamit ng kanang kamao at paa. Samantalang kabaliktaran naman si Bradley dahil orthodox ang naagisang posisyon ng nasabing boksingero. Makaka-apekto ba ito sa kanilang laban? Bradley naman, he has been fighting southpaws. Devon Alexander, and he won Joel Casamayor, southpaw. So, it's not something new for Bradley. Alam niya naman paano yung laban yung mga southpaw. Pero the advantage of Manny Pacquiao as a southpaw is he moves so well. Maganda yung galaw ni Manny. I mean, he hit in and out, then he'll turn around, and before you know, he's on your side. Bagamat subok na ang kanyang galing sa larangan ng boxing, meron pa bang dapat paghusayan si Pacman para maipanalong labang ito? Para sa akin, wala naman. Nothing more to improve. He's at the top of his game, the peak of his form. He's an 8 division world champion, fighter of the decade. Lakas ang suntok niya. Bradley, he has to improve or to stop using his head when he comes forward. Yun ang problema. At ang fearless forecast ni Ronnie Nathaniels ay... Manny wants to make a statement. He wants to make a statement after his last disappointing yung mga laban si Juan Manuel Marquez. Ibig sabihin, gusto niya put on a show. And I think to put on a show, he will have to win within 6 rounds. Either knockout or TKO. Yun ang fearless forecast ko. Isa na namang kapanapanabik na laban ang haharapin ng pambansang Kamao na si Congressman Manny Pacquiao at umaasa ang buong sambayanan sa kanyang muling pagkapanalo. Dahil ang kanyang tagumpay sa loob ng ring, maituturing din na tagumpay ng lahing Pilipino. Mga kapuso, abala na po ang Judicial and Bar Council o JBC sa pagsala ng mga nominado para sa susunod na Chief Justice. At sa kasalukuyan, 8 personalidad na po ang nasa listahan ng JBC. Kabilang na po riyan si Acting Chief Justice Antonio Carpio, 4 na Senior Associate Justices, ang ating Solicitor General, isang Women and Child Rights Lawyer, at isang dating dekano ng isang College of Law. Ang pagpili sa susunod na Chief Justice, yan po naman ang pag-uusapan natin kasama si Professor Winnie Monsol. Good morning. Good morning, Tito Winnie. Good morning, Connie. Good morning, mga kapuso. Alam nyo, napaka-importante ang choice na ito. Kasi
alam natin, hindi ba? Galit na galit tayo kasi ang akala natin is Supreme Court is so, you know, is so pro Arroyo. Mm-hmm. Let us make sure that the Supreme Court is also not known as being so pro Aquino. Mm-hmm. It has to be independent. So that's why yung JBC, yung Judicial and Bar Council, mga kapuso, ay napaka-importante. They are supposed to be an independent council. May fixed term sila. Ngayon, ang mga nominees, nakita natin, ano ha, automatic, the five senior associate justices mm-hmm. are there. Si Antonio Calpio is one of them. Of course. And Antonio Calpio is... should have been the yes. chief justice before, you know, if you're sa looking seniority. At it from the point uh-huh. of view of seniority, etc. E ngayon ang problema natin is si Senator Jesus Escudero, who is a member of the JBC ex officio because mm-hmm. chairman siya ng judicial mm-hmm. judiciary committee ng Senate, mukhang sinabi na niya ayaw niya kay Carpio. So it's very pero ang talagang kung babasehan sana talaga yung dun sa kumbaga sa susunod, talagang si understand this Associate Justice Aquino, President Aquino, hindi siya pwedeng mag-appoint kung hindi nasa listahan ng JBC. Kaya yes. andiyan linalagay na nila si Laila De Lima diyan sa listahan. Obviously, no? I mean, it's so obvious that is going to happen. It will be very interesting kung paano. Mabuti ang sinabi ni Francis Pangilinan, mga kapuso, na kailangan transparent. Mm-hmm. Mahirap yung may mga gapangan dyan, etc. But that is what the Supreme Court watch. Civil society organization okay. that's been watching that Supreme Court. Talagang we were always asking for Transparency. At saka kailangan malaman natin kung sino ang nagboto para kinino. Ayun. At kung bakit. Sino nag-nominate para kinino, sino bumoto. Ayan nga, isa pa eh. Alam niyo mga kapuso, you can apply to be Chief Justice of the Supreme Court or to be a Justice of the Supreme Court. Anong klase yan? Wala ka. Hay, Diyos ko. Anyway, is cheese okay, on the line? Nasa linya na ba? Okay. Wala pa daw, Tita Winnie. Pero itong usapan kasi na ito, syempre, pwedeng masabi nga, katulad ng sinabi nyo, Tita Winnie, na baka naman ma-associate. Dahil sinasabi na noong pa ni dating Chief Justice Renato Corona na ang gusto ng ipalit sa kanya itong si Associate Justice Carpio. Yeah. Pag mangyari yun, paano ba yung sistema dapat talaga? Wait, sandali lang. Mm-mm. Ang sinasabi ni Corona na ang nagkukuhan sa kanya na is Chief Justice eh. Carpio. Yes. But you do not believe Corona when he's talking about something. Why do you believe him now? You know, where is the credibility of the man? Yun yung sinasabi nila na no. Kumbaga parang pwedeng maging basihan daw para sinasabing yan kasi ang gustong patakbo, di ba? Kontrolado daw dahil kesyo may connection kaya sa administrasyon ngayon. Sino may connection sa administrasyon? Etong si Carpio, di ba? Yung sinasabi ng marami at yun din ang pinaparatan ano noon kanyang, pa man. Ano ang kanyang connection? Alam nyo mga kapuso, I have actually read a lot of the decisions of mm-hmm. Justice Carpio. And my goodness, that legal mind. At saka hindi ko nakikitang iba mga ponensya at saka mga opinion. Talagang strained na strained yung logic. Halatang halata mo that they are straining to try to justify a particular position. Mm-hmm. Hindi yung ito, therefore ito. Di ba ganun yun? No, I would really like to find out from Senator Escudero what is the basis for his mm-hmm. saying, because he's a member of the JBC. Mm-hmm. Kailangan, you know, open mind yan and trying to see what everybody is. Compare one against the other. Yes, hindi ka pwede kasi you are associated with this and that. That's right. Otherwise, you will say to De Lima, hindi ka pwede because you are associated with Aquino. At saka sinabi rin naman ni Pangulong Aquino kahapon, di ba, na mas gusto daw niya na manatili na lang sa DOJ itong si DOJ Secretary Laila De Lima. You know, it is, alam niyo mga kapuso, it is so important to have a good Chief Justice. Nakikita naman natin kung ano. And so it is, hindi pwedeng basta-basta lang. A Chief Justice is not supposed to be only a good lawyer and you know, with impartial. Probity, integrity, etc.
but he also has to be a good manager. Yes. Excuse me. Pero, leadership ang kailangan ng Supreme Court. Meron kasing bumabatikos ngayon pa lamang, ano, Tito Winnie, na dun sa pagkuha naman, no, from outside. Dahil meron namang sistema, sinasabi nga ng iba, di ba, na dapat sundin, bakit pa kukuha sa iba? What do you think about that? Well, frankly, sinasabi nila, we need a breath of fresh air. Excuse me, number one, see, no offense meant to the former Chief Justice. Corona was an outsider, right? Yeah. When he was appointed to the Supreme Court, outsider, he did not come from the ranks. We have 750 or something like that regional trial court justices. We have 69 associate court of appeals justices. We have 14 justices of the Supreme Court. Are you saying we cannot get one from them, that they're all corrupt? Hindi naman yata pwede yon. I'd rather have an insider. I'm sorry, we were supposed to have Chis Escudero on the line. I would have loved to ask him about that. Sinusubukan po namin pa rin kontakin itong si Senator Chis Escudero, pero hanggang sa ngayon ay hindi pa po natin makontak siya sa mga oras na ito at hindi po sinasagot ang aming tawag. Pero importante po, ha? Tatlo ang isasalin ng Judicial and Bar Council. There is a 10-day nomination period hanggang 18. At kayo, wag naman kayo mag-apply, pwede ba? Nakakahiya. I mean, you know, just naman. A little delikadesa. Let them hunt for you. Somebody nominates you and then you agree to deny. In fact, there should be even no agreement to denomination, eh. Kagaya ng Nobel Prize ba, na hindi mo alam na ikaw ang nominate. Yes. Let the Judicial and Bar Council get all the information on you. Why do you have to supply it parang kandidato, parang political position? Hindi pwede yun. All right. You know, a little bit more dignity, please. Antabayan na lang namin, Tita Winnie, yung pagbabantay nyo rin, di ba? Oh yeah, I'm going to be talking about that. Yes, at magpapasalamat muli kami kay Maring Winnie Monzon. Thank you very much. At syempre, mag-uunang balita na ho tayo.